Ayan. Ang ganda, ma'am, diba? Sabi ko naman ho sa inyo, ako talaga yung kunin yung tour guide ninyo kasi ang ganda ng view. Tingnan nyo po, abot kamay na ninyo, yung langit. Tapos ito po yung tent ninyo, ma'am, sir. Ayan, sa loob po, may unan, may sapin. Sigurado po akong komportable kayo dyan. Naku, Miles, thank you. Makakapag-relax talaga kami. Tapos, OMG, ang ganda-ganda ng view, babe. Pero babe, alam mo naman na, ikaw pa rin ang the best view para sa akin. Ha? Ikaw talaga? Sit nyo naman po. Pero ma'am, sir ha, unahan ko na po kayo kapag babalik kayo dito. Ako po ulit kunin yung tour guide ha. Ay, oo naman. Kasi nga nasasagot mo lahat ng tanong namin. Yes, yes. Ang galing-galing mo kaya, ire-recommend ka namin dun sa mga friends namin. Ay, salamat po, ma'am. At saka, alam mo, babe. Yes, babe. Ito kasi yung babe ko. Kundi mo natatanaw. Grabe siya. Dadali niya ako sa iba't ibang lugar. Papakita niya sa akin yung mundo. Di ba, babe? Di lang tayo dito sa Pilipinas. Sure, babe. Basta ikaw. Nakikita mo. Nakakaingit naman mo kayo. Pero ma'am, sir, ha, baka isipin niyo po na pang bundok-bundok lang ako. Hindi. Pati pag nag-abroad kayo, pwede niyo po akong gawing guide. Oh. OMG! Yes! Talaga? Sakto! You know why? Kasi Miles, pupunta kami ng New York! Eh, saktong-sakto! Oo! Gusto ko kasi makita yung Statue of Liberty, right, babe? Yes! Tama ka dyan! Ah! New York! Naku, ma'am! Tamang-tama! Buti na lang sa akin kayo lumapit. Alam na alam ko mga pasikot-sikot dyan sa New York. Yung mga landmarks doon, yung mga shortcut, yung mga secret passage. Alam ko yan lahat. Ah, talaga? Talaga? Talaga ba? Ay, babe, alam, ang galing niya talaga. Sige nga. Testing ka namin, ha? Sige po. Bakit sa New York itinayo ang Statue of Liberty? Ma'am, sir naman. Ano ba naman ho kayo? Siyempre! Hindi naman po siya pwedeng nakatayo. Tsaka dapat nakatayo, di ba? Asa yung pamalo? Malika, mali! Mari, ang sarap sa feeling magkape dito pa. Ano parang, ang aliwalas ba? Ang ganda. Tama ka dyan, Mare. Free from stress. At aminin nyo, mga Mare, nakakaganda. Oo nga. Alam mo, Mare, naisip ko. Kasi siya. Ang ginagawa mo dyan? Nagpahinga. Ayaw kong sirain yung mood ko, yung good vibes. Kasi yes. Siyempre, ayaw ko muna maningil. Ito sa mga may utang sa akin. Yes, totoo yan. Dahil magkalma ka muna dyan. Magkapi ka. Tama. Teka nga, parang napapansin ko, kanina pa tayo nagkakapit dito eh. Nasaan na ba yung ulam natin, mga Mare? Ay, asa na nga ba? Oo, eh, as naluto kaya. Naluto na ba yun? Nagpasalang ba tayo? Oo, kanina pa yun eh. Tita, malapit ako maluto yung mga isaw. Pagkatapos po nun, pwede po ba tayo mag-activity dito? Kasi meron po ako nakitang zipline doon. Tapos ang dami pang pwede gawin. Please, gawin po natin. Ikaw bata, katigilan mo nga ako. Nang gigigil ako sa'yo eh. May pangbayad ka ba ha? Humingi ka ba ng pera sa nanay mo? Hindi, di ba? Dito ka na lang oh. Ano man pa sinagsasabi mo dyan? Tumingin ka na lang sa mga view. Sabi naman. Uy, grabe ka naman, Mari. Uy, sumangkin mo. Tuwawa naman. Mukha namang mabait yung bata ko. Oo nga, kung budget ang problema, walang problema. Pahiramin ko kayo, mauunahin ko kayo. Basta magbayad lang kayo. Ako, mga Mare, huwag niyo ini-spoil yung pamangkin niyo. Bakit naman? Nakakainis yan eh, naiinis talaga ako dyan kasi puro gala lang yung alam niyan. Me? Oo, ikaw. Alam niyo ba, mga Mare, nung nakaraan nakita ko yung test paper niya. Ang laking bilog, zero. What? Ay, ginoon ko kaloko yung punday. Totoo ba yun, iha? Ala, si tita po yung bento, hindi po talaga zero yung bilog. Pero ano yung zero yung bilog? Bakit ano ba nakita ng tita mo? Baka tita, di ba mga pag very good star yung binibigay ng teacher? Aka, star! Eh, naubusan po kasi ng star, kaya binigyan po ako ng moon! Last joke, number three. Parang AK! Bilisan mo naman! Gutom na ka!
kami. Hindi pa tayo, wala pa tayo sa campsite natin. Kaya kasi sabi ko sa'yo, mag-exercise ka para hindi ka napapagod sa mga itong ginagawa na yun. Ngayon, pagod na pagod ka. 30 minutes pa lang tayo naglalakad, Brad! Brad! O, ano na? Ano na? Kasi naman, ano ba itong pinapakyat nyo sa akin? Sana puno ko na lang kayo sa bundok. Oo, oh, mas maganda, kumain na muna tayo. Mas maganda rito, nasa bundok tayo. Mag, budol-budol fight tayo. Ah! Budol-budol? Ano yung budol-budol fight? Budol-fight! 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 O sige, 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 tama, tama. Budol fight tayo. Sandali ha, dinala nyo ba yung mga sinabi ko sa inyong dala nyo? Yung ano, yung mga classic na pagkain na sikat na lugar na galing kayo. Ay! Ha? Okay, ako. Kasi, Alan, eto, dala ko. Kapeng Barako, dahil Batanggenyo ako. Hindi ako naniniwala. Labas nyo. Itidip lang ako, itidip lang ako. Itidip lang ako. Batangas, Kapeng Barako. Oo, matapang to. Mas matapang to. Ah, bakit? Tagatondo ako eh. Anong best-selling product nyo? Siyempre, iyaw-iyaw ako. Ayun. Isaw. Isaw yan, ang dami yan. Dudi. Isaw! ikaw, Brad, ang dala mo? Ano ko yan? Pare, ano dala mo? Wala eh. Ha? Wala! Pambira naman yan, no? Dapat kunin yung mga sikat na pagkain doon sa lugar nyo. Sa probinsya nyo! Hindi ko nga kasi alam kung ano eh. Bakit? Saan mo kayo kumukuha ng pagkain? Wala kami pagkain. Walang pagkain, taga Bacolod ka. Sana ang sikat na sikat dun, chicken inasal. Saging. Chicken inasal ang sikat na lugar nyo. O kagaya ng tinatanong niya, saan ka ba kumukuha ng pagkain nyo? Wala nga eh. Anong wala? Humihingi na kami sa kapitbahay. Pagkukulitan na natin ang Independence Day sa Pilipinas at na Russia. Sagot namin ng mga mature Canadians. Sabay-sama tayo mag! Yes! Sasama pa namin ng surprise at pa-premio! Di ba, Boss Joey? Joey! Okay, mga joke. Pero lang yung una, walang punchline eh. Walang punchline. Bakit sa tingin mo sa New York itinayo ang Statue of Liberty? Hala ma'am sir, ano ba naman ho kayo? Siyempre, hindi naman po siya pwedeng nakaupo. Ganda pala. May maligid yan ha. May mga tapakas na natutuwa na. Mananalo pa. Selfie time na dito sa VIP!